Yan po. So ngayong araw, ito pong aking unang vlog. So sa araw na to, gagawa po tayo ng garlic butter cream. Ayan. Okay? So huwag niyo pong kalimutan pindutin ang subscribe button at notification bell para ma-update ko kayo sa mga new videos na i-update ko dito sa aking channel. Alright, so yun na nga. So, madali naman na ito yung garlic butter cream. Ito lang ang mga kailangan natin isang cup. Siyempre, kailangan natin ng butter. Yan, butter. Siyempre, asin. Pangpalasa. At isang buong bawang. Yan. Lemon. At, siyempre, hindi mawala itong onion leaves. At syempre ang star hipon. Okay, una natin gagawin, tatanggalin natin yung bituka ng hipon dito. Yan. So, para tanggalin yan, gamit tayo ng gunting para matanggal yan. Tapos, gamit tayong toothpick para maalis yung bituka. Ready na ba? Ayun. Ayan. So, sunod po natin, maghihiwan po tayo ng bawang. Siyempre, gagamit po tayo ng pangkayod para po dito. Ayan, ito po yung pangkayod na gagamitin ko. Okay. Siyempre, balatan muna natin yung bawang. Mas maganda pong balatan po natin yung bawang bago po natin siya kayurin. Para hindi siya sumama dun sa ating lulutuin. Siya mas manonood kasi ng bawang kapag gumamit tayo ng pangkagkad. Kesa sa kutsilyo. Right? Huwag pong kalimutan na tanggalin po lahat ng balat ng bawang. Mas masarap po yan kapag walang balat. Mas masarap pag hubad. Okay, after natin mabalatan yung bawang, gagatgarin na po natin siya dito sa panggayat. Dito nyo siya gagatgarin sa maliit lang para mas lumipis yung bawang at lumiit siya. Okay? Okay, after natin magayat ito lahat, susunod po natin yung onion leaves. Hiwain na po natin yun ng maliliit para sa ating shrimp. Okay, next step, hugasan na po natin yung hipon na tanggalan po ng bituka. Yan. So, sa paglinis po nito, kayo pong bahala kung ilang hugas. Pero ginagawa ko tatlong beses po na hugas. Then, ide-drain ko lang po siya para po matanggal po yung lansa. Okay? After that, kapag na-drain na po natin siya, kukuha lang po tayo ng asin. Yan. Yung asin, lalagyan ko siya ng asin para po lumasa agad siya sa hipon. Then, haluin lang natin. Yan. Much better gumamit ng sando kasi nakakatusok tong hipon. Then, sa lemon po, i-squeeze natin ito ng lemon para po mas masarap. I-roll nyo lang yung lemon muna para mag-juice. Okay, sunod po, magigisa na tayo. Una po gagawin natin, hinaan lang muna natin yung kalan. O yung apoy natin. Okay, kasi iniwasan po natin dito na masunog agad yung butter. Ang pangit ang lasa kapag nasunog agad itong butter, okay? So, ilagay na po natin itong butter sa kawali. Ayan. So, sa paglagay ng butter, antayin na po natin ito na mag-melt. Pag nag-melt na siya, maaari na po natin kunin po yung ating mga hiniwang rekado para po may prito natin dito sa butter. Huwag niyo po lalakasan yung kalan na kasi ang butter, mabilis siya masunog. Okay.
Okay, so ready na itong butter natin. Pwede natin itong ilagay ang ating bawang. Yan. Okay, so paglagay po natin ng bawang, antayin lang po natin itong bawang na magkulay brown. Okay? Yan. Isaute lang po natin itong bawang hanggang sa maging brown siya. Mahina pa rin po yung apoy niya na. Alright. Okay, kapag itong bawang na to naging brown na siya, maaari na po natin ilagay ang ating shrimp. Yan, so brown na po siya. So, pwede na po natin kunin yung shrimp natin para ilagay po natin dito. Yan. Alright, ito na yung shrimp. Okay. So, paglagay po natin ng shrimp, huwag natin isasama yung pinakasabaw. Yung pinakakatas po ng hipon. Alright? Okay. Mas much better po kasi na yung hipon po mismo yung igigisa natin doon sa butter, hindi yung pinagsabawan niya. Mas masarap po kasi yun. Okay, so nalagyan na natin lahat ng shrimp. Pwede na po natin lakasan ng ating apoy. Yan. Okay, much better na mas malakas yung apoy natin para mas mabilis pumuluto yung shrimp. Okay, nasa 2 to 3 minutes, magiging kulay orange or red na tong shrimp natin. Senyales po yun na malapit na siyang maluto. Okay? Okay, mas magandang halu-haluin natin siya para lahat po ng shrimp, pantay-pantay po yung pagkakaluto nila. Alright? Okay. Yan, sotay-sotay lang. Para habang pag naluto na siya, okay na okay po siya pag kinain natin. Ilagay na po natin ng paminta. Okay, sunod po ang ating pampalasa. Next ay asin. Sa paglagay po ng asin, kahit po magtansya kung gaano ba kaalat ang gusto nyo. Okay, sunod po ay ang honey. Pampatamis po ng ating shrimp. Okay, sa paglagay po ng honey, kayo na rin po bahala magtansya sa paglagay nito. Pero kung wala namang honey, pwede tayong gumamit dito ng asukal, pamalit sa honey. Alright? Okay, isotay lang po natin siya. Yan. Hinahalo ko po siya para mas mabilis pong kumapit yung mga lasa ng red na mga pampalasa sa hipon. Okay, lagyan natin ng konting onion leaves. Yan. Alright. Huwag niyo pong ubusin para may pan-toppings pa tayo mamaya dun sa ating isa-serve na plate. Okay. Okay, after 2 to 3 minutes, okay na po itong ating garlic buttered shrimp. At pwede na po natin siyang iserve sa plate. Ayan.